Message sa'yo si Kara. Magkanina ko pa kasi siya tinatawagan. Hindi na sinasagot yung mga tawag ko eh. Baka mamaya napahamak na si Kara. Kara? Mia. Kaya gumawa nito. Tumahimik ka. Tayo nakilala tayo ni Bonnie. Susumbong yan. Kung mabubuhay pa siya. May aksident yata rin o. Tara! Wala. Pahuli tayo. Tara na. Tayo si Bonnie. Ang babaeng dalawa mukha. Tara, tulungan natin. Tay, nakita tayo ni Bonnie. Huwag ka namang problema dyan. Hindi na magtatagal yon. Ang mahalaga, napigilan nating umalis si Aya. Eh, si Kara? Iniwan ho namin walang malay. Ano bang nangyari? Paano kayo na-aksidente? Parang may nasagasaan ho kami. Hindi ko alam kung ano. Base sa result ng kanyang MRI, nagkaroon siya ng bruising sa kanyang brain. Stable naman ang kanyang vital signs. Pero until now, unconscious pa rin siya. Buti dumating ka na. Si Kara, na-aksidente. Sa ospital sila ngayon ni Bonnie. Ay, okay si Kara. Buti nga galos at pasat lang. Si Bonnie, walang malay. Napahamak ang pamangging ko nang dahil sa pagsama-sama sa babaeng yan. Dalawa na nga ang mukha, ang kapal pa ng mukha na makipag-date sa normal na tao. I've already heard so much about you, Kara. May kakambal kang malas. Umalis na tayo dito bago pa tayo ma-insulto lalo. Paano mo makukuha ang pangontra kay Aya? Galingan mo mag-isip, ha? Baka mamaya anong gawin sa atin ng engkanto pag hindi natin nabigay ang gusto niya. Hindi na magtatagal yung paghihirap mo. Dahil hindi ka na pwede magtagal. Lalo na ngayon na alam mo yung sikreto ko. So, paano, Bonnie? Rest in peace. Munti ko nang magawa ng paraan, pero pumasok pa yung buwisit na nurse na yun. Hindi ko tuloy na tuloy yung plano ko. Delikadong magising si Bonnie. Mabibisto kayo. Akong bahala. Sisiguraduhin kong hindi na mabubuhay yung Bonnie niya. Naman ang babaeng yun. Makapanisi at makapambastos lang. Grabe. You really can't buy class. Anak, pasensya mo na ako, ah. Paaway patuloy ako. Sobrang na kasi siya, eh. Siyempre, hindi naman ako papayag na laiting ka niya at pambastosin ka niya, tapos ikaw pa ang sisisihin sa nangyari kay Bonnie. So, anak, sorry din, ah. Wala akong magawang para pagtanggol ka. Pero huwag ka mag-alala. Hindi na siya makakaulit sa inyo. Ayos lang naman ako, Tay. Mas nalulungkot po ako dahil parang ayaw akong layuan ng problema. Hindi pa nga po tayo tapos sa problema na na-expose kaming dalawa ni Mia tapos nangyari pa to. Parang may humahad lang sa akin para maging masaya. Anak, huwag mo iisipin yan, ha? Teka, paano ba kayo na-aksidente? Ano ba nangyari na... Nakainom ba si Bonnie o inaantok ba? Hindi, Tay. Matinong driver po si Bonnie. Ang naalala ko po, nagmamaneho si Bonnie. Tapos, wala nga po ibang sasakyan nun eh. Hanggang sa may bigla na lang humarang na ugat ng puno. Wala na ng kontrol sa sasakyan si Bonnie. Hanggang sa nabunggo po kami. Mabuti pa siguro sa bahay nila natin pag-usapan to, ha? Umuwi na tayo kasi baka mamaya may makakita pa kay Kara dito. Pagka, ano yung ticket na nabuk ko? Ay, sorry po, pero parang hindi ko kakayaning umalis hanggat hindi ko nalalaman. Okay si Bonnie. Anak, oo naman. Naiintindihan ka namin. Pwede naman natin ipa-rebook yung ticket eh.
Kara, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Pinuntahan kita sa ospital, pero sabi nila na discharge ka na raw. Kamusta ka? Konting pasa at garos lang yung inabot ko. Pero si Bonnie, wala pa rin siyang malayo kanya. Iniisip ko nga ako kasalanan ko eh. Kasi kung hindi ako nakipagkita sa kanya, kung hindi kami nag-date, hindi naman kami ma-aksidente. Siguro nga tama si Tita Simonet, ako yung dapat. Eh siya, dapat ako yung nandun eh. Dapat ako yung walang malay. Oscara, hindi, okay? Hindi totoo yan. Huwag mong sisihin ang sarili mo, kaya nga aksidente, di ba? Sigurado kung hindi ka din sinisisi ni Bonnie. Okay, tahan na. Okay, tama na yan. Magpahinga ka dahil kailangan mabawi mo yung lakas mo, okay? Baka mamaya, ikaw naman yung mapano. Visit ka kasi. Dapat ikaw ang nandun sa ospital eh. Dapat hindi ka na nabuhay. Kara Mia, nagdalgusal na ba? Sinubukan ko pigilan, pero yun po, pumunta po kay Bonnie. Ha? Eh, bakit mo pinayagan? Baka mamaya may makakita pa sa kanila. O kaya baka makita na naman sila ng nanay Chino. Pangga, sinubukan ko pigilan. Pero nasa ICU nga naman yung boyfriend niya. Eh, siyempre, naintindihan ko. Pinayagan ko na. Well, the good news is, hindi na lumala ang kanyang bruising sa brain. As a matter of fact, nagsusubside pa nga ito. And that's a very good sign. We are hopeful na eventually gigising na rin siya. We just have to keep on talking to him. Kasi alam naman natin na kahit na unconscious siya, naririnig niya lahat ng sinasabi mo. Salamat po. Okay, mauna na ako ha? Sige po. Pero iba talagang maglaro ang pagkakataon, ano? Kung kailan naman na paalis na tayo para umiwas sa gulo. At saka pang nangyari ito. Talagang ayaw tayong paalisin. Pero ang weird ng circumstances, Tita Ason. Kasi bigla na lang daw may sumulpot na ugat dun sa daan. Kaya sila na-aksidente. Yun nga din yung iniisip ko kagabi eh. Arthur, wala ka bang natatandaan tungkol sa mga ugat na bigla na lang sumusulpot? Hindi kaya... Angga, please. Katay na si Iswal. Nagkataon na yun na may ugat dun sa kalsada na hindi napansin ni Bonnie. Wala namang gugulo sa buhay natin, okay? Sabi ng doktor, naririnig mo daw ako. Bonnie, nandito na ako. Kumising ka na, oh. Please.
Bonnie? Lara. Para si Mia. Si Mia, may kagagawan ba tayo na aksidente? Ano? Bonnie, ano bang pinagsasasabi mo? Sandali nga, tatawag ako ng nurse. Sandali lang, kumalis. Makinig ka muna sa akin. Kara, Kara, hayaan mo muna si Bonnie. Hindi pa siya okay. Baka nag-imagine pa siya, nag-hallucinate pa siya. Hindi pa siya okay. Nurse! Nurse! Kara. Tsaka na tayo mag-usap, ha? Pag okay ka na. Kara, nakita ko si Mia. May kasama siya, hindi ko alam kung sino, pero gusto niya tayong patayin si... Assess si Mia, ko lang po yung patient. Si Mia, gusto pong matayin sa ating Kara. Sir, kalma lang ho, sir. Kara! Sige na, sir, kalma lang ho. Siya nang bahala sa... Ma'am, please, sige, iwan niyo po una. Para mainig ka sa akin, papatayin ka ni Mia. Delikado po ay masakanya. Si Mia, may kagawa nito. Kara! Kalma lang po kayo, sir. Kara, papatayin na tayo! Sir, kumalma lang po kayo, sir. Kara! What? Seryoso ka ba dyan sa plano mo? Peshi, hindi ako kriminal! Eh, wala na nga akong maisip na ibang way. And besides, ikaw naman ang nagsuggest nito kagabi. Joke lang naman ang sinasabi ko. Okay. Kung hindi mo kaya, maghanap ka ng taong kayang gawin ang hindi natin kayang gawin. Handa ako magbayad kahit magkano. Makuha ko lang ang pangontra ni Aya. Wait, Beshi. May naisip na ako. Hello, Kuya Dado. Diba kailangan mo ng pera? May racket ako for you. Mia, mag-usap nga tayo. Ano kaya nangyari kay Bonnie, no? Nakakaawa naman siya. Grabe ko ano yung sinasabi niya. Para siya nababaliw, no? Hindi baliw si Bonnie. Ano yung sinasabi niya sa akin na may kinalaman ka sa aksidente namin? Kara, seryoso ba? Ano? Seryoso ba? Iniisip mo yan? Clearly, may lumuwag na tornilyo dahil sa aksidente, kaya siya nagkakaganon. OMG, Kara. Pinag-iisipan mo ako ng ganyan hanggang ngayon. Hindi ko pa na naniniwala na nagbago ko. Kara, ano ba bang kailangan kong gawin para patunayan ko na nagbago na ako, na hindi na ako yun, na hindi ko magagawa yung mga ganong bagay? Ilang beses, sige. Isang beses, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Ilang beses ko nang ginawa eh. Hindi ka naniniwala sa akin. Tsaka paano ko naman gagawin yun? Hindi ko naman alam kung nasaan kayo, kung saan kayo nag-date. Paano ko gagawin yung aksidente, Kara? Ano, magic? May powers ba ako? Sana isipin mo muna yun bago mo ako pinagbibintangan. Mia. Alam mo kasi ikaw, basta naniniwala ka pa sa ibang tao eh. Palibasa kasi boyfriend mo si Bonnie. Sa bagay. Paniwala ba? Kapatid mo lang naman ako. Kahit kailan naman, hindi ka naniwala sa mukha, sa likod mo. Yo, bro. Sing ka na pala. Kamusta? Kino, bro. Kinabuti dumating ka. Alabi mo si Kara. Nandito pa sa ospital. Bilisan mo. Bakit? Anong kailangan mo kay Kara? Kailangan mo siyang kausapin. Sabihin mo sa kanya na si Mia may kagagawa ng aksidente namin. Sige na. Teka, okay ka lang ba, bro?
Baka high ka pa sa gamot na binigay nila. Ano ba? Relax ka nga lang. Hindi bro, totoo yung sinasabi ko. Nakita ko si Mia at may kakontsaba siya. Narinig ko na sinabi niya kay Mia na nagawa niya na ng paraan para maaksidente kami. And besides, nakita ko si Mia doon. Nandun siya nung maaksidente kami, kaya hanapin mo si Kara. Teka, teka nga, Bon. Sigurado ka ba dyan sa binibinta mo kay Mia? You are accusing me of attempted murder, kapatid ni Kara. Naintindihan mo ba yun? Bro, alam ko. At alam ko rin ang sinasabi ko. Kaya sana alam mo rin na pwede kayo mag-away at magkasiraan dyan ni Kara sa mga pinagsasasabi mo. Kaya isipin mo na mabuti yan, bro. Isipin mo na sure yung mga sinasabi mo. Hindi naman sa ganun, Mia. Naisip ko lang kasi bakit naman sasabihin sa akin ni Bonnie nang basta-basta lang. Kara, galing sa aksidente yung tao. Malamang naka-apekto yun sa pag-iisip niya. Ano ka ba? Alam mo, siguro hindi ka talaga naniwala sa akin na nagbago na ako. Kasi kung naniwala ka, hindi mo na kailangan pagdudahan eh. Hindi ka na magdadala ng isip na hindi ko magagawa sa'yo yung mga bagay na yun. Maniniwala ka na lang na hindi ko kaya gawin sa'yo yun. Pero sige, Kara. Sige. Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan. Kasalanan ko din naman eh. Ginawa mo kita ng masama dati. Sinaktan kita kaya... Kaya naiintindihan ko kung bakit tiyak na iyap ka na magtiwala sa akin ulit. Kaya sana maniwala ka sa akin. Hindi kita kaya nasaktan, okay? Sana maniwala ka man lang na mahal na mahal kita. Hindi ko magagawa sa'yo yun. Hindi ko magagawa sa'yo yun. Huwag ka nang umiyak, Mia. Sige, Kara. Sige, bumalik ka na dun kay Bonnie kasi baka may sasabihin pa siya sa'yo eh. Sige na, pumunta ka na dun. Baka mamaya gusto mo na din akong isumbong ka na nanay sa akin at tatay. Hindi. Tama ka. Naniniwala naman ako sa'yo eh. Wala kang kinalaman sa aksidente. Anong ibig mo sabihin? Naniniwala ka sa akin? Oo naman. Kapatid kita eh. Alam ko naman na wala kang gagawin na makakasakit sa akin o sa pamilya natin. Salamat. Oo naman, Kara. Mahal na mahal kita eh. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal din kita, Mia. Sorry kung napag-isipan kita ng masama. Okay na yun. Okay na yun, hayaan mo na yun, pabayaan mo na yun. Basta, ang importante, pinaniwalaan mo ko. Salamat, ha. Thank you. Sigurado ka bang dyan na nag-i-stay si Naaya? Oo nga. Pinasundan ko si Lex. Oh, ayan oh. Ayan na sila oh. Diba? Ayaw mo kasi maniwala sa akin eh. Oh, paano? Mauuna na ako. Kailangan na ako sa klinik eh. Sige. Bye-bye. Ingat. Ay, Madison. Oh. Thank you sa kotse. Ay, walang problema. Gamitin nyo lang. Salamat. Kung may kailangan pa kayo, tawag lang kayo sa akin, ha? Salamat. Ingat. Paga, mauna na ako, ha? May lalakarin pa ako sa munisipyo, eh. Lalakarin ko yung share ko sa resto. Tsaka dumito ka na lang, ha? Huwag ka na lumabas. Mas safe ka dito. Sige na. Bye. Ingat. Thank you. May pahalik-halik pang buwisit.
napaka-arting babaeng yan. Buwisit siya. Ano na, Betty? Nasaan na yung sinasabi mong lalaking tutulong sa atin? Now is the right time. Walang kasama si Aya. Sana ba yun? Tagal-tagal naman dumating. Ayan na siya. Good morning po. O ano? Dala mo ba yung pinapadala ko sa'yo? Ito po. Tingin nga. Ang dami mo naman dala. Hindi ko naman alam yung gusto niyo eh. Anong racket ba to? Simple lang ang gagawin mo. Pumasok ka dun sa bahay na yun at kunin mo ang lahat ng alahas ng babaeng nandun. Teka, mag-racket bahay ako? Gusto mo ba o ayaw mo? Sige, sige. Game. Pera. Lahatin mo, ha? Para. Huwag ka na tumayo. Papaalam lang ako. Uuwi na ako. Sandali, Kara. Hindi pa tayo nakapag-usap tungkol kay Mia. Wala na tayong dapat pag-usapan tungkol kay Mia. Dahil nag-ausap na kami at naniniwala ako sa kanya. Wala naman siya nung na-aksidente tayo. Kara, nandun siya. Nakita ko siya. Imposibleng mangyari yun. Paano naman niya mabubutas yung gulong ng kotse mo, di ba? Paano naman niya malalaman kung nasan tayo? Kara, hindi ko alam. Pero gusto niya tayong patayin. Bro! Tama na, Bon. Kapatid ko ang pinagbibintangan mong mamamatay tao. Kilala ko ang kapatid ko. Kaya huwag ka mag-alala. Oo, may nagawa siya noon. Pero pinagsisisihan niya na yun ngayon. Nagbago na si Mia. Kaya sana hayaan naman natin siyang patunayan ng sarili niya sa akin. Kaya pagpasensya mo na si Bonnie. Pasensya na ka. Magpahinga ka na lang muna. Tsaka na tayo mag-usap pag okay na yung lagay mo. Dahil obviously, hindi ka pa magaling. Kara, please. Tsaka na tayo mag-usap pag mabuti na yung lagay mo, ha? Please, maniwala ka naman sa akin, oh. Kara! Babalik ako, Bon. Kara, delikado kay Mia, Kara! Kara! Bro, ano ba? Tigil mo na nga yan. Tinang mo magagalit na si Kara sa'yo. Relax ka nga lang. Hindi ako mapalagay eh. Bago matapos ang araw na to, mapapasayo na si Arthur. And you will live happily ever after. O ano? Live happily ever after ka, Jen. Susunod ka at bibilisan mo yung cleaners mo! Thank you.
na po. Nasaan yung pangontra? Pangontra? Ano pangontra? Ano ba naman? Yun ang pinaka-importante! Aba, ewan ko. Sinabi ko ilagay niya lahat ng alahas niya dyan. Yan yung binigay niya sa akin. Wala naman kayo sinabi yung pangontra. Buisit naman! Bumalik ka doon at kunin mo yung pangontra. Ayoko na. Nagawa ko na yung pinapagawa niyo. Tapos na yung trabaho ko sa inyo. At isa pa, di naman ako kriminal, no? Hoy! 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 Bumalik ka dito! Binayaran kita, ha? Walang hiyang yun. Tingnan mo na sinasabi ko sa'yo. Palpa ka talaga eh. Paano na yan, Besi? Hindi natin nakuha yung pangontra. Teka. Teka. Oh, isuot mo to. Pati yung mask. Ano? Tayo ang kukuha. Isuot mo na! Ano ba? Nakakaloko. Kriminal na rin ako. Huwag ka na magreklamo, palpake. Yan ang sinasabi ko sa'yo, di ba? Mag-aaway at mag-aaway kayo ni Kara dahil dyan sa pamimintang mo. Bro, ano bang gagawin ko para maniwala kayo sa akin? Wala nga. Alam mo bakit? Kapatid ni Kara si Mia, bro. Blood is thicker than water. So, syempre si Mia yung kakampihan nun. Pero ako ang dapat niyang kampihan. Kaaway si Mia, papatayin siya ni Mia. Tama na, bro. Tigil mo na yan. Kung ayaw mo maghiwalay kayo ulit ni Kara, gusto mo ba yon? Bakit pagtatangkaan ni Mia si Kara? Eh kapag namatay si Kara, mamamatay din naman siya, di ba? Kasi isa lang katawan nila. So nakukuha mo na ako kung bakit ayaw maniwala sa'yo ni Kara. Ano ba naman to si Arthur? Bakit hindi ko siya makontak? Ano ba number ng police? Ano pa ginagawa niyo dito? Wala na ako maibibigay sa inyo. Parang awa na huwag niyo ako sasaktan. Parang awa niyo na. Ano ba bang kailangan niyo? Ano bang hinahanap niyo? Wala na ako maibibigay sa inyo. Nakuha niyo na ang lahat. Ibigay sa inyo! Tama na. Nasaan yung pangontra mo sa masasamang loob? Pangontra? Wala. Wala akong pangontra! Ibigay mo sa akin! O lulumpahin kita! Nandun! Nandun sa kabinet! Ibigay mo sa akin ng pangontra! Ibigay mo! So.